Hi guys! Kumusta na ho kayo dyan? Welcome back to our channel. So bago tayo mag-umpisa guys, gusto ko kayong batiin ng have a wonderful morning, have a wonderful day, have a wonderful night, have a wonderful evening. Kasi magkaiba yung oras natin. So dito kasi morning ngayon, nag-iilaw ako kasi medyo makulimlim at maaga pa. So tulog pa yung isa, so walang makulit. Libre ako. Makulit kasi yun pag magdadaldal. So, yan. Ngayon, libre ako ngayon. Magdadaldal ako. Wala siya. Tulog siya. Naghihilik pa yun. Ay, naku. Okay. So, ngayon guys, alam niyo ba kung bakit magdadaldal ako? Kasi gusto kong i-share sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail gamit ang PixArt. So, kung interesado kayong matuto, please keep on watching natin. At may dalawa akong bonus. So, kung paano naman ilagay ang thumbnail na ginagawa natin sa ating mga YouTube video. At kung may pangalawang bonus is kung paano tayo mag-download ng mga Google images, mga background images from Google. Kasi, madalas sa atin ini-screenshot na lang natin yan. Or, nire-record na lang natin. Kasi, madalas sa atin is hindi natin alam kung paano yan i-download. Kasi, minsan kasi mahirap siya i-download. So, ngayon, ituturo ko sa inyo. Napakadali lang. Okay. So, ang tanong naman ngayon, ano ba yung thumbnail? Thumbnail na yan. So, ang thumbnail, yan yung una mong nakikita pag halimbawa pupunta ka sa YouTube. Yung mga nakalagay dyan. How to create, how to tuto, how. Yung mga paano, blah, blah, blah. Yung mga may nakasulat dyan. Yung iba naman hindi naglalagay ng pero mas maganda kasi kung may thumbnail para pag-open mo dyan, nakikita mo agad kung ano yung laman ng video mo, kung ano yung content ng video mo. So, yan ang tawag dyan is thumbnail. Yan yung gagawin natin today. Yan yung ituturo ko sa inyo kung paano yan gagawin at paano yan ilalagay sa ating mga YouTube video. So, okay. So, kung interesado kayong matuto at gusto nyo malaman kung paano, please sit and relax. And please keep on watching. Mag-start na tayo para matapos na tayo agad-agad right after this short intro video. Okay, so let's go. So okay guys, mag-start na tayo. Mag-screen recording na tayo. So una natin gagawin is pupunta tayo sa Play Store kasi mag-download tayo doon ng PixArt. Okay, kasi doon tayo gagawa ng thumbnail. Okay, so let's go na. So, buksan natin yung PixArt. Tapos dito sa taas, sulat natin PixArt. So, yan na. So, ipindot na lang natin yan. And then, so meron na kasi ako. So, i-open ko na lang yan. Pag halimbawa wala pa kayo, so i-download nyo yan. Ganito yung itsura niya. Okay, so i-open na natin. And then, i-press nyo yung plus dito sa baba. Tapos, i-scroll down mo siya. Dito, mamili ka ng backgrounds. Yan. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo na kung ayaw nyo yung mga backgrounds dito na libre, yung binibigay ng application, so, mag-download tayo sa Google. Okay? So, ito, pag halimbawa wala kayo dito. So, okay. So, ipakita ko sa inyo kung paano naman mag-download doon sa Google. So, mag-exit tayo dito. Pumunta tayo sa Google. Buksan natin yung Chrome. Isulat natin dito sa taas. Ano bang gusto nyo? Kahit anong gusto nyong picture o kahit anong gusto nyong mga images, lalo na yung mga estudyante na may mga project-project, so, isulat nyo lang dito sa taas. Halimbawa, glitters background. Ayan na, glitters background. So, i-press na lang natin yan. So, i-press natin yung view all images para marami tayong pagpilian. Scroll down natin, mamili tayo ng maganda. So, since ano lang naman ito, since na example lang ito, so para lang may idea kayo kung paano siya i-download. So, halimbawa, huwag yung may mga sulat kasi pangit siya tingnan, diba? So, nabawa, yan. So, ang gagawin natin dito is
kasi pag i-press natin yung tatlong dots, wala. Pwede mo siya i-share, pero hindi siya save. I-share lang siya, okay? So, ang gagawin natin is, ilong press natin siya ng mga 2 to 3 seconds. Okay, sa gitna. Long press. Long press. And then, dito na, lumalabas na. Lumalabas na yung copy image or download image. So, i-press natin yung download image. Kasi i-download natin. Okay, so dito, pwede kang mamili kung saan mo siya i-save. Sa downloads ba? Sa internal ba? Or sa external? Pag external, so i-press mo yung SD card. Okay, so ako, okay na yung downloads. So, and then, i-press natin yung download. So, na-download na siya doon. Okay? So, ganun ang lahat na gusto mong mga images na gusto mong i-download. Aside from screenshots mo siya or recording. So, mas maganda yung i-download mo siya. Okay? So, mag-i-set na tayo dito. Example lang naman yan. Lahat na mga gusto mo dyan na image, pwede mo siya ma-download. Ganun lang yung gagawin nyo. I-slide, ano mo lang siya, freeze mo siya ng mga 2 to 3 seconds. Lalabas na yung kung paano mo siya i-download. Okay? So, mag-accept na tayo. Babalik na tayo ngayon sa PixArt. Okay? So, open PixArt. So, dito, may gusto na ako dito. Okay na sa akin to. Ayan. And then, i-crop natin, i-press natin tools. And then, i-press natin crop. I-press natin yung 16 by 9 kasi yan yung picture sa YouTube, diba? Okay, so, and then, i-press natin yung click dito sa taas. Okay na yun. So, ngayon, mamili tayo ng picture. Kung anong picture na ilalagay niyo dyan. So, press natin add photo. Tapos, piliin natin, hagilapin natin yung mga gusto natin picture. Okay, so, yan yung gusto ko. So, yan. Nakikita niyo may, ano, may color white. Color white din sa picture. So, pangit naman pag kasama yan siya dyan, diba? So, ang gagawin natin is, i-cut. Cut out natin. Dyan. Tapos, i-slide left mo to. I-press mo yung cut out. Tapos, dito, yan, nakasilik na tayo. Huwag yung outline. Dito tayo sa silik. So, dito, mamili tayo kung background lang ba yung kukunin mo. Or face, or hair, or person. So, piliin natin yung person. Okay? Ayan. Click natin. Tapos dito, i-check yung mabuti kung lahat ba may kulay. Kasi pag halimbawang ganun, hindi na kulayan siya lahat na red. I-save natin para makita. Save natin sa taas. So, ayan. Hindi siya buong tao. May mga butas siya dyan. So, yan ay hindi maganda. Okay? So, mag-add tayo ulit ng photo para makita nyo lang. Okay? So, add natin. I-cut out natin to siya. So, na yung cut out. Okay. And then, person ulit. Okay. So, ito kasing eraser, yan yung mai-erase siya. So, ngayon, para makulayan mo siya ulit, so, i-press mo yung pencil dito. Yan. Kulay mo siya, kailangan colorate siya lahat. Kasi, pag hindi yan siya, halimbawa may butas, tulad ng nagawa natin, so, hindi siya buong tao, may kulang siya. Diba? So, dapat naka-red. Halimbawa, may hindi na kulayan dito sa ulo, banda. So, kulayan mo siya ng red bago mo siya i-save. And then, i-save na natin. Okay na yan. Ayan. And then, lagyan natin siya ng border. Okay. So, color white. Pwede mo siya kula, bordera ng huwag mo muna siyang i-final. Huwag mo siyang i-save. Para ma-adjust mo siya mamaya. So, ganyan. Okay na yan. Ito natin. So, ngayon magsusulat na kahit kung anong laman ng ating video. So, sulat na natin dito. So, i-press natin yung text. So, paano gumawa
na. So, ganyan, huwag mo siyang lahatin pagsulat dito. Dito, para ma-adjust mo yung size. Ma-adjust mo sa space ng picture. Okay? So, check natin. So, ito, pwede mo siyang latihan. Pwede habaan. Pwede patabaan. Pwede pa... Hindi siya patabaan. Diba? Ganun. Yan. Ma-adjust-adjust mo siya. Tapos ito, pwede mo siya palitan ng phone. Makapamili ka ng phone. Bagong line. Okay, so Google account. Okay, tapos i-check natin ulit. So, nandito siya sa baba. Okay. So, adjust natin. Tapos ito naman, pwede mo naman siyang palitan ng phone kung gusto mo. So, pag halimbawa pa lang may mali ka dito, i-double tap mo lang siya. Ganun. Para lalabas siya dyan. Para ma-edit mo, pag halimbawa may wrong spelling, ganun. So, tama naman. So, i-check natin. So, lagyan natin ang color. So, ano naman color ang gusto natin dyan. Pwede pa ibang color. Pwede rin pare-parehas ang color. So, red na lang para pare-parehas. Iba yung stroke ko. Okay. Ayan yung stroke. Okay. Ayan. Tapos, lagyan natin ang panibago. Oh, okay. So, ayan. Ayan. So, halimbawa ito. Ayan. Ayan. So, dito, huwag naman ready. Ano mo? Kasi lalagyan natin dyan ng lalagyan natin ang sticker. So, ibang color na ano yung lalagyan natin. So, pag black, hindi ko siya masyado tight. So, mas maganda white. Ganun. Diba? Mas okay siya. And then, lagyan natin ang sticker. Yan. Nahanap ko ng sticker dito. Marami ng sticker dito. So, kung anong gusto niyo sticker, isulat mo. Halloween kasi Halloween na siya. So, ako kasi gusto ko subscribe. Okay? So, pili ako na subscribe. Ito na. So, gusto ko siya lalagay ng this month. Subscribe ko sa kahit kung saan yung gusto yung i-twisto. Pwede. Tapos, lagyan natin ng lens. Kahit ano ilagay nyo dyan, kung ano yung mga gusto nyo, pwede. Gilapin nyo lang yun dyan sa sticker. Okay? So, ganyan. Para may konting ilaw-ilaw. Kumbaga. Yan. So, pwede na yan siya. Para sa akin, okay-okay na siya. So, ang gagawin natin dito is, so, pag okay na yan para sa inyo, ito kasi pwede mo latihan. Pwede mo liitan konti. Okay. So, yan. So, ilagyan mo siya dito. Yan. Ilagyan mo konti. So, okay na. So, para ma-safe siya, so, i-press mo yung check dito sa taas. Tapos, i-press mo ulit yung arrow right. Tapos, i-press mo yung gallery. So, nandoon na siya sa gallery. And then, i-press mo done. Tapos, may isa pa akong option. Okay? So, balik tayo sa plus. Scroll down natin. Kuha tayo ng background. So, ito yung background.
dolls again, and then trap again, tapos 6x9 again. Okay, tapos press natin. Check. Okay. And then, mag-add tayo ng photo. So, add photo. Hanggilapin natin yung photo na gusto natin. Yung pangalawang option, guys. Pag halimbawang ayaw nyo yung una, save natin. Okay. So, ito, ganun mo siya. Di ba nakaganon? So, ganun mo siya. Kasi, ito na option, gusto ko kasi maliit lang yung picture ko dyan. Maliit lang yung picture kasi gusto ko marami kong masusulto, marami kong mailalagay. O, pangalawang option ito, kung gusto nyo din. Okay? So, pag halimbawang na-cut out na siya, wala na siyang background, other color. So, i-check natin dito. Okay? Tapos, i-press natin yung tools. I-press natin yung shift wrap. Mamili tayo ng hoagies. Color hoagies heart ba? O triangle or square. O marami ditong mga hoagies. Hoagies isda ba? O apple or dami. So, ako kasi gusto ko simple lang. Gusto ko round. Okay, so, i-twisto natin dyan. Pwede mo siya, i-ugli mo siya. Depende sa'yo. So, i-twist natin dyan. Minsan na-ubos yung oras kung makaigit sa tangin. Okay, so, na mo siya. Kailan, huwag naman putol masyado yung ulo. Diba? So, ganun siguro. Okay na yan. So, and then, pag okay na, kung sa tingin nyo okay na, kung ano yung hugis na gusto mo dyan. So, pangalawang option lang naman ito. Pag okay na yan, para sa akin okay na. So, i-press natin yung arrow right, taas. Madun, i-save natin. Okay? So, tapos, i-save natin ulit. Ilagay, i-press natin ulit yung arrow right. Okay? So, save natin sa gallery. Okay? And then, press natin done. And then, babalik tayo doon. Okay? So, press na, hanap tayo ng backgrounds. So, panibago na naman. Crop natin ulit. 16 ulit. Check ulit. And then, hahanapin na natin yung round na photo. Ayan na siya. Ayan, okay? So, nandiyan na siya. So, ngayon, pwede natin siya lagyan ng border. So, gusto ko. Ito, pwede mo siya lagyan ng kahit anong-anong puro ng border. Ayan. Red. So, ako gusto ko white para simple. Pwede mo siya lakihan yung border. Pwede rin liitan. Ayaw ko naman siya. Okay. So, ganyan na. Okay. Pagkatapos niyan, pag okay na yan sa inyo, yung border, so, i-check nyo dito sa taas. Press nyo yung check. Okay. Tapos ito, pwede mo siya adjust. So, ngayon, pwede mo siya kung saan-saan mo ilagay. Yan. Dito ba? Dito sa gitna. Ganun. So, dito natin i-twist muna. Mamaya, huwag mo natin i-save para ma-adjust natin siya mamaya. Okay? So, mag-add na tayo ng text ngayon. So, add text. So, i-press natin yung text. Ano? Tapos check natin. Okay? So ito i-adjust natin. So hanap tayo ng stroke. Lagyan natin ng color. Ano ba ang color? Ang ganda. Tapos lagyan natin ng stroke. Pangit pag ano. So, yan siguro. So, pwede natin lagyan ng stroke. Pwede rin dito. Huwag masyadong malaki siguro. Okay? So, paano gumawa ng? Okay. So, add tayo ng text. Kasi hindi natin alam kung anong gagawin. So, okay. So, Google.
my rose tea. So, tea. Account. Tapos, i-check natin ulit. Okay, so i-adjust natin. Okay, lahilahin natin yung bilog dyan na maliit. Bilog na maliit. Okay. So, yan. Paano gumawa yan? Tubig. So, ano naman ang color dito? Ito pwede kayo makapamili ng color. Pwede. Kung halimbawa, texture, piliin nyo. So, yan. 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 Ayan, maraming design. Yan. Yan. Dami dyan. Yan. Yan. Dami kang pagpilihan dyan. So, itong gusto ko. Ay! So, babalik tayo. Babalik. And then, so, pag gradient, mamili ka left and right color. So, tapos lagyan natin ng stroke. Okay. Follow one. Paano gumawa? Okay lang kang. Okay. So, mag-add tayo ulit ng another word. So, gusto ko. So, lagyan natin dito. Yan. Huwag masyado marami siguro. Okay. Adjust lang natin yung size. Okay. So, ito naman kulaya naman natin ng ibang color. So, ano bang magandang color? So, mamili pa dito ng maganda. Hindi mo siya malalagyan ng border pag hindi mo siya i-place. So, place mo siya gano'n. Hindi mo siya ng border. So, mag-border na po ba ng border. Hindi mo naman siya. So, pwede mo i-adjust yung border. Pwede mo i-adjust. Okay, so, okay na siya border. Tapos, mag-attach tennis stick. Dito marami na kayong staple na pagpilihan. So ngayon, maghahanap ako ng subscribe. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong ilalagay dyan. Okay? Ganyan. Tapos, pwede rin natin siyang lalagyan ng kahit anong lagay dyan pwede. Okay, so i-adjust natin siya ng konti. So, picture ko kasi ayaw ko ng malaking mukha dyan. Kasi malaki na yung mukha ko dyan. Okay, so, ganoon. So, lumampas dyan. So, i-adjust na natin siya. Okay, so, and then, lagyan natin siya ng lens. Okay? Yan. Gusto ko yung ganun. I-adjust mo yung lens. Pwede mo siya laki. Pwede mo siya. So, huwag naman mo siya rin mali. Pwede mo siya rin mali. Okay, yung katamtaman lang. Yan. So, okay. So, parang may ilaw siya, di ba? So, ganun. So, yan. So, yung ginagamit natin, cellphone lang, gumawa tayo ng thumbnail. So, lahat na, ano, pwede natin gawin sa cellphone. Okay? So, ayan na. Tapos, pwede tayong mag-add pa dyan ng sticker. So, ano bang gusto ko natin sticker dito? Kung ano-ano pwede natin, pwede ilagay natin dyan.
presyo ako, okay na yun. So, i-save na natin. So, pwede na to. So, i-save na natin yan. So, para ma-save siya, check natin dito sa taas ulit. Okay? So, ito pangalawang option to. Pag halimbawa gusto nyo rin to, pwede nyo itong gawin, syempre. So, ako kasi gusto kong ganito na, para simple lang, para maliit lang yung mukha dyan, huwag yung masyadong malaking mukha. So, ganyan madalas ginagawa. Okay? So, i-check natin para ma-save. Okay. So, i-check natin ulit yung arrow right. Okay? So, i-check natin yung gallery. Okay? Tapos, i-press natin ulit yung done. Okay. So, tapos na tayo sa thumbnail. Nagawa na natin yung thumbnail. Ang kulang na lang is kung paano naman ilagay yung thumbnail doon sa ating mga video sa YouTube. So, yan naman yung gagawin natin ngayon. Next. So, mag-exit tayo dito. Exit. So, bubuksan na natin yung YouTube natin. Doon tayo mag-edit mismo sa YouTube application. Hindi na tayo mag-upload doon sa gagamit tayo ng browser. Maraming kukulikutin doon. So, didirekta tayo sa YouTube application. Doon tayo maglagay ng thumbnail. Okay? So, mag-start na tayo. Okay, subuksan na natin yung ating YouTube application kasi ilagay na natin doon yung thumbnail na ginagawa natin kanina. So, pupunta na tayo sa ating YouTube channel. Okay, so pindot. Dito sa taas, yung avatar dito sa right upper corner. So, i-press natin. Tapos pindutin natin YouTube Studio. Tapos dito, hanapin natin yung ating video na lalagyan natin ng thumbnail. Yun. So, ako ito yung lalagyan ko ng thumbnail na yun. Tapos, pindutin natin yung pencil dito sa taas. Yan. And then, pindutin natin ulit yung pencil dito sa left upper corner ng ating cellphone. Ayan. Tapos, pindutin natin yung custom thumbnail dito sa baba. Ayan. So, hanapin natin yung ginawa natin kanina. So, ito na. So, pinakauna. So, ipindot natin yung ginawa nating thumbnail. So, yan na. Tapos, i-press natin yung select dito sa taas. Ayan. And then, i-press natin save. Save. Okay. So, titingnan natin. So, mag-back tayo dito. Pupunta tayo sa ating channel. Back. Back, back. Okay, so pupunta tayo sa ating channel. So, pindutin natin ulit yung mukha niyo. Press natin your channel. So, ayan na. So, agad-agad, nandyan na yung ginawa natin. Ito na yung linlagay natin na thumbnail. Ito yung ginawa nating thumbnail, di ba? So, yan na yun. So, di ba? Napakabilis lang. So, ayan na. Alam niyo na kung paano maglagay ng thumbnail at paano gumawa ng thumbnail. Napakadali lang, di ba? So, ayan na guys. Tapos na, di ba? Mabilis lang, di ba? So, ngayon alam niyo na kung paano gumawa ng thumbnail. So, ngayon, pag halimbawang mahihirapan kayo mag-save ng ginagawa niyong thumbnail sa PixArt, so, ang gagawin niyo is isend niyo sa Messenger at doon mo siya i-save. At kung mahirapan pa rin kayo kasi mula nang nag-update yung PixArt, so, nagdadamot na sila ngayon. Hindi ka na makagamit ng PixArt na unlimited, hindi tulad ng dati. So, ang gagawin mo is i-uninstall mo siya. Tapos, i-install mo siya na panibago. I-uninstall. Ganon. So, kasi parang one ka lang pwedeng magamit ng free. Yung next is magbayad ka na. So, ang gagawin natin, i-uninstall natin. Tapos, i-install natin ulit para makagawa tayo ng panibago o new thumbnail. Okay? So, yan lang guys. Sana may naitulong ako at natutuwa kayo sa ating tutorial today. So, hanggang next time, please don't forget to subscribe my channel and please like my video. Okay? So, bye-bye. Till next time.